Yo, what's up guys? Bimbimoto here. For today's video ay meron akong ipapakitang diskarte sa inyo na alternative na pamamaraan para maibalik yung position ng preno natin dito sa likod. Ano? So pag nakita nyo, mukha lang siyang normal pero may kakaiba na yan sa loob. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ibabalik siya normal gamit lang yung malapad na lata na to, o kaya in can or di naman kaya yung lanyera. So dito sa akin is lata lang yung gagamit ko, o yero. Ayan, so ipapakita ko sa inyo na meron ng kakaiba dyan sa loob, pero dito pag nakita nyo mukha lang siya normal. So tatanggalin ko lang yung gulong pati yung tambutyo para makita natin yung preno natin sa loob kung gaano na kabuka ano ng preno na to. Okay, so bali tatanggalin ko yung gulong at yung tambutyo. So yun guys, at nabuksan na nga natin, nakita nyo na preno natin. So dito sa preno natin medyo makapal pa siya, no? Ayan. So kung nakita nyo, ito yung sinasabi ko na nakabuka na. So ibabalik natin siya sa normal gamit yung malapad na lata na to. So yun, yung sinasabi ko na medyo bumuka na siya, at pag sumobra naman sa buka maaaring bumaliktad na yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung diskarte para bumalik siya sa normal, at para hindi na siya ganun kalalim yung buka. So itong gagawin nga pala natin guys ay alternative lang to, ano. Pwede nyo naman palitan yung preno kung meron na kayong budget. Yan, para hindi nyo na gagawin yung gagawin natin ngayon. So itong gagawin ko nga pala ay isang diskarte lang to, no. So nasa inyo na yan kung gusto nyo palitan yung preno. Pero sa akin, wala pa akong budget. So gagawin ko is itong diskarte na to ang ipapakita sa inyo. So bali ngayon ay lilinisin ko muna. Ayan, so para maganda naman siya tignan. So ipapakita ko lang sa inyo yung diskarte na gagawin ko ngayon. So ito yung preno natin sa likod. Ayan. So ito yung sinasabi ko na mukha lang siyang normal pero may kakaiba na nga sa loob. Ayan, yung sobrang buka na siya. Ayan. Okay, so bali lilinisin ko lang tapos babalik tayo mamaya, okay? So yun guys, pagkatapos natin linisin, ayan, maganda na yung kulay, yun, no? Tapos dito tayo mag modify. Ayan. So dito tayo mag modify, dyan tayo maglalagay ng sapin para umangat yung ating preno. Okay, so bali magtatapas lang tayo. Ano lang natin yung sukat dito kung gaano kahaba yung ano. So gugupitin ko lang to para maipaikot natin dito, okay? So gugupit lang tayo ng sakto lang dito sa haba. Ang gagawin nga pala natin dito is ipilipit natin to dito hanggang sa umikot yan, ganyan. Tapos saka natin ibalik yung ating preno dito, okay? Tapos ito, yung dito sa ano, tatanggalin natin. Yan. So tatanggalin natin yung pinakaano ng preno para bumalik siya sa normal. Babalik na siya sa normal yung ano. Tapos ikakabit na natin yung preno, okay? Okay guys, ikakabit na natin yung preno. Ayan. So nilinis ko na rin to. So mapapansin nyo medyo may ano pa, dumi pa ng konti pero makapal pa yan, oh. So ngayon ikakabit na natin. So
So ayan, naibalik na natin. So dito, tinanggal ko muna yung ano para mag-normal siya ulit. Ayan. So yung pinaka holder dito sa likod, babaguhin din natin para bumalik siya sa normal. So, ngayon, kakabit na natin yung ating preno. So itong gagawin nga pala natin, guys, ay alternative lang 'to, no, sa mga wala pang budget pambili ng bagong preno. Ayan. So kung meron na kayong budget, pwede na naman palitan at tanggalin niyo na yung sinapin natin diyan sa loob. Okay? So ayan, ibabalik lang natin yung gulong tapos yung tambucho tapos lilipat tayo dito sa likod para maibalik natin sa normal yung ating preno. Okay? So ayan, no, kung mapapansin niyo dito, ayan, so kung mapapansin niyo dito sa ating ng preno, pinagpatungan, babalik na sa dati yan, babalik sa normal. Hindi tulad nung kanina na ganyan na pag napasobra tayo sa pagtiga, maaaring dumiretso yan pag ganun. Okay, so yan, normal na siya, tapos ibabalik na natin yung ating gulong, okay? Okay, so dito sa preno, tatanggalin natin yung nut dito, yung bolt para matanggal natin siya at maibalik sa normal. So yung normal kasi dito, may makikita kayo na may dot, no? So dapat yung dot na yan is magkatugma dito sa dalawang ano, big sabihin nyo na yung pinaka normal. So dito kasi sa akin, ina-adjust ko na medyo malayo na siya, umangat siya ng konti. Nung nilagyan na natin siya ng sapin, tumaas na siya ulit. So ang gagawin na lang natin para mabalik sa normal yung hatak ng preno o yung ipit ng preno, so ibabalik natin, itutugma natin yung dalawang dot dito. Okay, so kasi pag di natin siya ay ano, ibalik sa normal, ayan, mahaba yung preno. So yung ano, yung masyado siyang malayo. O yan. So pag ganyan, preno na siya kaagad, no? Hindi na ano, hindi na siya, wala na siyang pre pag kinabit nyo na yung tornilyo dito. So bali, ibabalik lang natin sa normal. So tatanggalin natin yung preno, yung nut, bolt dito. So yun yung pinaka normal niya, nagkatapat na yung dalawang dot dito. Okay, so ibabalik na natin yung bolt. Tapos ito nga pala, guys, huwag nyo na pansinin to. Yan, kasi yun yung pinaka guide niya, yung ano ng preno kung gaano nakalalim. So mula dito sa normal, pag ubos na yung preno, aabot na siya dito sa baba. So sa akin, dahil nga sinapin na natin, umalik na siya sa normal. Okay, ayan. So babalik ko na lang yung bolt. So i-adjust lang natin, depende sa lalim ng preno na gusto nyo. Ayan, so normal na siya ulit, guys, no? Ibinalik na natin yung pinaka palatandaan dito o yung pinaka normal na forma. Ayan, so bumalik na siya sa dating taas, saka malakas na siya kumapit. Ayan, so ulitin ko lang, yung ginagawa natin dito is alternative lang at hindi siya pang matagalan, ano. So kung may budget na kayo, pwede nyo nang palitan yung preno nyo, pero kung wala, ito yung gagawin nyo. Okay, so yun lang, guys, at maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe at syempre i-like mo na rin tong video na to kapag nagustuhan mo. Okay, so bye-bye.